Ang buto ng chicken drumstick minsan kailangan nating tanggalin para walang sagabal sa ating pagkain. Kaya naman, dito sa ating recipe ay papakita ko sa inyo kung paano nga ba tanggalin ang balakid na drumstick sa ating pagkain. Kaya, let's get it on! Meron tayong 5 piraso dito ng drumstick. At dito na natin uumpisan ang pagdidibon. Unahin natin dun sa pinakadulo. Ihiwa-hiwain lang natin yan hanggang sa humiwalay yung laman doon sa kanyang buto. Marami kasi siyang mga veins na nakakonek doon sa pinakabuto niya. Kaya iyan ang dapat nating tanggalin. Pag yan ay nawala na, maluwag na natin yang maibababa. Tanggalin na din natin yung pinakatip. At saka natin pababain yung kanyang laman. Kapag nakita nyo makinis na yung pinakabuto niya, eh pwede na nating ibaba yan. So ganito lang pala ang paggawa ng chicken lollipop. But wait, there's more. Dahil tatanggalin pa rin natin yung pinakalaman yan na naka-intact doon sa sugpungan ng chicken thigh. Yan yung pinakadulo ay pinagputulan natin doon sa chicken thigh. So kagaya ng ginawa natin kanina, ay hihiwalay lang natin yung laman doon sa kanyang buto. Mga ugat din lang ang nagkoconnect dyan. Kaya mabilis din natin yang matatanggal. So magdahan-dahan lang din kayo kung matalas ang inyong mga kutsilyo. At baka biglang dumulas ang kutsilyo ay mahiwa ang mga daliri nyo. So ayan na, maluwag na. At pwede na natin palabasin ang buto. Pwede na nating hilahin yan dahil wala nang sagabal na nakakapit doon sa buto. Oh, di ba? Ang dali lang. Konting tiyaga lang. At kayang-kaya mo palang tanggalin ang buto dyan sa drumstick. So, ito pang isa. Pero, bilisan na natin, ha? So itutuloy lang natin ang pagdidibon sa iba pang mga natirang chicken drumstick natin. So ito na siya. Next step natin ay mamarinate natin yung ating mga chicken. Meron tayo ditong calamansi juice or lemon juice, patis, ground black pepper, cayenne pepper. Kung wala kayo niyan, okay lang naman. At paprika. So haluin lang natin para kumapit yung ating mga inilagay na pang marinate sa ating chicken. At i-rest natin ito for 30 minutes. So habang naka-rest yung ating chicken, eh magbalat muna tayo ng patatas. Hiwain natin yung magkabilang dulo. At huhugisan natin ito ng rectangle. Then kukuha naman tayo ng 5 piraso dito na kakasya doon sa ating chicken. So ito yung magiging kapalit ng buto na tinanggal natin. So dito sa ating recipe, may chicken ka na, may fries ka pa. O, saan ka pa? So tuloy lang natin, gawin lang natin sa iba pang natira nating chicken. Gawin naman natin yung coating ng ating chicken. Meron tayong ditong all-purpose flour at cornstarch. Napakasimple ng pang-coat natin dito sa ating chicken. Co-coat lang natin mabuti yung ating mga chicken at siguraduhin nyo na talagang ang bawat sulok ay na-coat ninyo.
So mainit na din yung ating mantika kaya idiretso na natin ang ating mga chicken. So makikita nyo naman na kapag golden brown na yung ating chicken, eh pwede na natin yung hanguin. Naalala nyo yung mga trimmings natin ng ating patatas. Niwa lang natin siya na parang fries. Nilagyan ng garlic salt at idiretso natin sa ating kawali. Pinalitan ko yung ating kawali pero yung pa din yung mantikang ginamit natin. Ito ay para hindi kumapit yung mga harina na nalaglag doon sa mantika. So kapag naluto na yung ating mga fries, eh pwede na tayong magplato. And there you have it, KND Nation, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng boneless chicken drumstick. Siguradong dire-diretso na ang iyong pagkagat. Dahil meron ka ng chicken, meron ka pang fries. Kumpletos, Ricardo, sika nga.